So, hello guys. Papakita ko sa inyo kung anong gamit nitong dalawang to. Kung paano ko sila ginagamit sa pagdidilig ng halaman. So, ang ginagamit ko kasi sa pagdidilig ng halaman, either tubig ulan or itong betchin at cinnamon sa tubig. So, keep on watching! So guys, ang ginagawa ko is kumukuha muna ako ng tubig ulan na naka-stack sa aking yan yung tubig ulan na naka-stack sa ano ko, naka-stack sa galon. And then kumukuha ako nitong cinnamon. So ganitong gagawin natin guys, tantsahin nyo na lang na 1 tablespoon, and then dito kasi siya ilalagay. So dito ko siya ilalagay sa spray na to. And then, ang kailangan ko sa spray na yan is 2 kutsara. So, tansyain natin, guys, ha? Kasi, ang gamit ko dito, minsan, in-spray ko lang siya para hindi sila bahaya ng langgam. Or, minsan kasi, may mga insect dito na umaaligid-aligid. So, ganyan. And then, minsan, i-spray ko lang sila dito para na rin, if in case na pwedeng tanggalin siya gamit ito ng mga aphids, para, alam mo yun, hindi lapitan ng aphids. So, try natin siya ihalo dito. Minsan kasi, ang ginagawa ko lang is itong betchin lang. So, itong ginagawa ko sa betchin. Isang ano lang sa betchin, ha? Isang, kumbaga, isang kutsara lang siya. So, tatansyain natin siya. So, ayan. So, tansya-tansya lang yan, guys. Huwag masyadong marami kasi konti lang naman yung ano natin, yung ating tubig. So, lagyan ulit natin siya para dito na rin ako kuha ng pang-spray ko. And then, hahaluan na natin. Haluin natin siya. So, ito guys yung nagamitin nating pandilig dito mismo sa pinakaano niya dito sa may lupa. And then yung spray kanina, yun yung ating pang mimis ang mga aphids. So, ayan. Transfer natin yung konti lang. So, ayan. May konti na tayo na transfer, and ano natin siya, shake lang natin. So, ayan. May kita nyo, may buo-buo pa sa loob. Kailangan natin yan ihalo. So, ayan. So, ito yung gamit natin kanina. And, ito. So, ayan. I-ano na natin siya. Hindi mo natin siya i-spray. Didiligan mo na natin siya. Halo mo natin ito ng ihalo para mamaya hindi mag-stack sa spray natin mga buo-buo. So, let's do this. So, magdidilig na tayo. So, hindi ko sa inyo talaga ipapakita lahat, didiligan natin, ha? Kasi ma-full bath na ako. So, yan yung ginagawa ko, guys. Ganyan ang pagdidilig kong ginagawa. Kailangan na yan. Makainom sila. Kasi, iiwan ko na naman sila ng 15 days. So, ayan. Baka next year na naman ako makaka-uwi. So, eto, patay na to, guys. Ayan, o. Hindi ko na nga, mahirap anuhin yan si Sentosa.
nahirapan akong ano yan. Kasi nung nilipat ko, parang, ewan ko, nabigla siguro sa lupang ano. So, ayan. Ayan, nagpipink na siya, oh. Ay. Alam nyo guys, pag nag-summer dito, magandang araw dito. Kasi dito lang talaga sa garden. I mean, sa mini side garden ko, yung araw niya. So, tingin ko kulang yung mixture ko, yung minix ko. Kasi may kita nyo yan, oh. Sobrang payat niya. I mean, kulang na siya sa tubig. Ito naman, sobrang leggy na niya, oh. Kita nyo yan? Sobrang leggy. Then, mamaya, magbimist na tayo. Para matanggal yung mga aphids. Favorite nila yung mga ganyan. Yung kumpul-kumpul yung dahon. Yun ang favorite ng mga aphids, guys. Sobra akong nahihirapan pag ganyan. Parang feeling ko, maubos nila yung dahon anytime. Kaya minsan, hirap talaga pag hindi mo sila natutukan talaga ng ano, nakafocus dito. So, ayan guys, magdidilig muna ako ha. So, any comment, suggestion, comment lang kayo, sasagutin ko lahat yun sa comment box and then, abangan nyo yung mga new plants natin dyan, ipupost ko sa ating YouTube channel dahil wala naman akong may FB page pala ako ng ano succulents pero hindi ako madalas doon nagpo-post kasi nga hindi ko pa masyadong na-focus tong mga to so hindi muna ako magbibigay ng any tips kasi nag-stop muna ako mag-experiment dahil hindi ko na ma-focus. I mean, kailangan kong silang mabantayan para makagawa ko ng new experiment. Pero ngayon, hanggang ngayon lang ang aking ma-share. So, see you again in my next video. Bye!